Kumusta mga Spookify? Salamat nga pala sa mga nananatili pa rin nag-aabang lagi ng mga story dito sa channel na to. Sabik na ba kayong ituloy ang karugtong ng kwento? Sa part na to, naway may matutunan kayong konting information tungkol sa mga elemento o engkanto. Tara, simulan na natin ang kwento. Matapos ang insidente ng paglusob ng itim na engkanto sa bahay ko, sa pag-aakala nilang nandito pa rin ang sanggol. Ilang araw ang lumipas, naging tahimik ang pamumuhay ko. At nakakapagtaka dahil di na nagpakitang muli sa akin ang maharlikang diwata at si ang tapat niyang kawal na si Genta. Lagi akong nakikipag-communicate kay buddy at partner sa FB, sa text. Naalam ko kasi ang kalagayan ng anak ko sa pangangalaga nila. At syempre, nagpapadala ako ng financial para sa pangangailangan nila. Ngunit, isang umaga, rest day ko nun, nakahiga pa ako sa kama. Kahit nakapikit pa ako, pero gising na ang diwa ko. Napansin kong parang may katabi ako. May nakayakap sa akin at may legs na nakapatong din sa legs ko. Agad kong naibuka ang mga mata ko. Dahil naalala ko na wala akong katabi bago ako natulog kagabi. Bilis ng kabog ng puso ko. Naririnig ko ang bawat tibok nito. At nararamdaman ko ang isang katawa na nakadikit sa akin. Dahan-dahan kong sinisipat kung sinong tumabi sa akin. Napakaputi ng balat nito na wari parang anghel ang naaninag ko. Kahit medyo madilim ang loob ng kwarto dahil tanging ilaw na kulay violet ang pamatay ng lamok ang umaaninag sa paligid. Hindi ko masyado makita yung mukha niya kasi nakaharang ang buhok niya. Nasa iisang kumot lang kami, kaya ginalaw kong binti ko. Naramdaman kong dikit na dikit siya sa akin. My goodness, sino na naman itong tumabi sa akin? Naloko na, sabi ko sa isip ko. Gumalaw ito at nahawi ang buhok na nakaharang sa mukha niya. At nakilala ko na kagad kung sinong katabi ko. Ang maharlikang diwata, lalo kong kinabahan. Ayokong gisingin siya kasi napaka-awkward namin ito. Pinapangatawanan niya ba ang pagiging mag-asawa namin? Akala ko ba di na siya magpapakita ulit dahil wala ang anak namin dito. Bakit ngayon? Bigla tong susulpot sa higaan ko pa talaga. Ang daming gumugulo sa isip ko. At ang daming mga katanungan ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako magkagalit sa kanya. Pinagsasamantalahan niya kasi ang inosente kong katawan. Joke lang. Kung sa bagay, may anak naman kami. Pero mali ito. Isang kalokohan dahil ang isang pagkakamali ay di pwedeng ulitin ang isa pang pagkakamali. Sinasadya niya ba ito? Gusto ko siyang gisingin pero nakaramdam ako ng hiya. Pero imposible. O posible kaya may nangyari ulit. May mga suot pa rin naman kami. Ah, basta. Ewan. Wala akong maalala na may nangyaring pagkulog at kidlatan na nangyari. Kung meron man, siya lang ang nakakaalam. Lasing ako bago natulog. Nakipag-inuman kasi ako sa mga pinsan ko ng kapitbahay ko lang. Bigla naman siyang gumalaw at mahigpit na yumakap. Gising kaya ito o nagtutulog-tulugan lang? Gisingin ko na kaya? Sabi ko sa isip ko. Tinitingnan ko mukha niya. Napaka-inosente nitong muka at ang pink ang labi nito pag tinititigan ng malapitan. Gumaganti ka ba sa pagtitig sa akin? Bigla itong nagsalita kahit nakapikit. Salbahe ka! Gising ka na pala! Tanong ko kagad sabay tanggal ng braso niya na nakayakap sa akin. Aminin mo na, nakakit ka sa akin oh. Okay lang yan, mag-asawa naman tayo eh. Sabi nito na nakangiti at nakabuka na ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Napansin kong ang lapit pala ng mga mukha namin kaya hinalikan niya ako kaagad sa labi. Good morning, mahal kong bana. Agad niyang bati
Pagkatapos niya akong nakawan ng halik, nagulat ako sa ginawa niya kaya bumangon ako kagad at mabilis na tumayo. Magsusungit ka na naman. Namimiss lang kita eh. Sabi niya nang umingiti. Di ako nagsalita at lumabas ako kagad ng kwarto. Tinungo ko ang kusina pero nandun na siya agad sa kusina. Kaya natakot at nagulat ako. Umiiral na naman ang pagka-inkanto nitong babaeng to. Kapag kinakausap kita, huwag mo kong tatalikuran o iniiwanan ha. Nakapamewang na ito sa harap ko. Natulala ako sa suot niya parang white lady. Nakasuot ng white nighties na sobrang nipis at kitang panloob niyang suot. Pwede ba? Huwag ka bigla-bigla sumusulpot. Wala tayo sa mundo mo. Pakiusap, maging normal ka naman. Nakakagulat ka eh. Agad kong bawi dahil napansin niyang tinititigan ko siya. Ano gusto mo kainin? Pagluluto kita. Pangako, sasarapan ko para sa'yo. Pero tulungan mo ako sa paglagay ng pampalasa. Kasi alam mo naman, allergy ako sa mga pampalasa niyo. Nakangiti ito at kinindatan pa ako ng maharlikang diwata. Aaminin ko gusto kong umiti. Pero pinipigilan ko eh. Nakakabawas yata ng imahe ko kung ngingitian ko siya. Instant noodles na lang para mabilis. Lagyan mo ng itlog. Gusto ko rin kasi humihigop ng sabaw. Sagot ko kagad sa kanya. Ngunit dito gumalaw o sumagot man lang. Nananatili itong nakatayo at nakatingin sa akin. O bakit? Teka, nagpapakit ka ba sa akin? Tsaka pwede ba magpalit ka ng suot mo? Naiilang ako sa'yo. Sabay talikod at tinahak ang sala para i-on ng TV. Para naman may ingay sa paligid. So yun, nagluto na nga siya. At nung matapos na siya, inaya niya na akong kumain. Sabay kami kumain. Di siya kumain ng kanin. Nakakatakot. First time kong makita siyang kumain ng ilaw na karne at itlog. Nakakadiri ka? Ganyan kayo kumain? Ilaw talaga? Agad kong tanong. Oo, di uso sa amin ang luto-luto tulad ng nakagawian nyo. Sagot niya habang hinangat-ngat ang ilaw na karne ng manok. Parang cannibal talaga tingnan ng maharlikang diwata sa pinaggagawa niya. Kung type ko lang talaga siya dahil sa angking niyang ganda, matuturn off ka sa pagkain niya. Huwag mo sana masamain. May tatanong ako sa'yo. Gusto ko lang malaman na kumakain ka ba ng tao? I mean, may klase ba ng mga elemento na kumakain ng tao? Tanong ko sa kanya. Sabay subo ko ng pagkain ko na nakatingin pa rin sa kanya na kumukuha pa ng isang pakpak ng manok na hilaw at dinidilaan pa ito bago kainin. Oh! Ako? Gusto mo kainin kita? Yung walang ititira ng parte ng katawan mo? Sabi niya, sabay kagat sa hawak niyang karni. Habang nakatingin sa akin, na lumaki ang itim niyang mata. Nabilaukan ako sa sabi niya. At naubo sabay inom ng malamig na tubig ng baso. Biro lang. Ano akala mo sa akin? Tsaka hindi totoo yung kumakain ng tao ng mga halimaw-halimaw na yan. Tulad ng pinaniniwalaan nyo, may mga elemento o yung mga fallen angels na hinihigop lang ang spirito ng tao pero hindi kinakain ng katawan. Hinihigop lang nila ang spirito para tumagal ang buhay nila. Yung mga tinutukoy mong kumakain ng tao, sira ulo yan. Kayo-kayong mga tao lang ang nag-iimbento niyan. Dinadagdagan nyo lang mga takot nyo sa ibang nilalang. Kung may kumakain man talaga ng tao, yun yung mga kulto na dyan pumapasok ang pagiging aswang. O kung ano-ano pang tinatawag nyo sa mga nilalang na yan. Ngayon, ano pa tanong mo, mahal kong bana? Gusto kong araw na to, maayos ka nagtatanong sa akin. Mas lalo tuloy na dadagdagan ang pagkaumaling ko sa'yo. Sabi nito, napatuloy pa rin sa ginagawa niyang pagkain ng nakakadiring moves. Yung mga aswang ba, hindi nyo ba sila kauri? Para ka kasing aswang sa pinapakita mo sa akin ngayon eh. Lalong-lalo na sumusulpot ka bigla sa kung saan-saan, mapamol, sa kwarto at tigaan ko. Pero binabalaan kita, huwag na huwag kang susulpot kapag nasa CR ako ah.
ipa-flash kita dun. Tanong ko sa kanya na sinabayan ko na rin ang pagbibiro. Natawa lang siya sa sinabi ko. Pero ayaw ko itanggi. Mas lalo siyang gumaganda kapag tumatawa kahit nakakadiri talagang pinagagawa niya. Hindi namin kauri ang mga aswang o kahit mga kulto. Kahit pareho namin sinasamba ang kalaban ng Diyos niyo. Alam mo, para sa kaalaman mo ba na ko, ang aswang ay hindi kumakain ng tao. Dugo, oo, pero kapag ayaw nila mangasik ng kasalanan sa Diyos niyo, mga hayop ang tinitira nila kainin. Tsaka, tinawag mo kong aswang dahil sa kinain kong ilaw na manok. Eh, gutom ako eh. Gusto mo ikaw ulit aswangin ko? Sabay halakak niyang sabi sa akin at tumalsik pa talaga ang mga kinain niyang ilaw na karne sa pinagkainan ko. Pati sa mukha ko. Agad naman niyang pinahira ng mga dumikit na karneng ilaw sa aking mukha gamit ang kamay niya na siya rin pinangawak niya sa ilaw na karne. Kaya mas lalo tuloy kinalat. Nananadya yata ito eh. Sandali, mas lalo mo kong dinudumihan sa mukha eh. Kadirikan lang sa... My goodness. Kung makatawa kasi parang kambing na humingihi. Teka, ano yung sinabi mo? Gusto mo akong aswangin ulit? Bakit? Inaswang mo na ba ako? Sa lubong kilay kong tanong sa kanya habang pinupunasan ko ng mukha ko ng t-shirt kong suot. Oh, nandito kaya ako ngayon kundi kita inaswang, mahal kong bana? Sabi niya na parang nangiinis dahil sa expression ng mukha niya at itinaas baba pa ang mga kilay. Ah, never mind. Nga pala, kailan ba birthday mo? Tanong ko para makaiwas na rin sa nakakakumbulsyon na topic. Parang kinikilibutan kasi ako sa maririnig ko pa sa kanya. Ano yung birthday? Ngayon ko palang kasi narinig yan. Tanong niya na nagpapakyut na naman kasi nagbiblink-blink ang mga mata niya. Tigil mo nga yung paggalaw-galaw na ganyan. Umiinit dugo ko sa iyo eh. Ibig sabihin ng birthday, kailan ka ipanganak? Anong petsa, buwan at taon? Yun ang ibig sabihin ng birthday. Pagpapaliwanag ko sa kanya na may halong pagkainis na. Sa aming mga lahi ng engkanto, wala kaming kaarawan. Bumabase lang kami sa tagal ng buhay namin. Matagal kasi kami tumatanda. Matagal din kaming namamatay. Hindi kasi kami katulad nyo, may kaluluwa. Pag namatay kami, maglalaho na kami permanente. Sabi niya, nabigla na lang nag-ibang mood niya. Lata sa mukha ang lungkot dahil sa mga isiniwalat niya sa akin. Kung purong tao lang siguro ako, matagal na akong patay. Sa sobrang tanda ko na, matagal-tagal na rin ako nabubuhay. Buong buhay ko ay ginugugol ko sa lugar na binabantayan ko at sa kaharian ni Ama. Kaya mula nung makita kita, naramdaman kong isa kang puting tupa na tulad ng aking ina. Kung hindi ka siguro nagkalat dun, hindi sana tayo magkakakilala ngayon. Sabi niya sa akin, sabay tayo at nagugas sa lababo ng kamay. Tapos na siya kumain, tumayo na rin ako at iniligpit ang pinagkainan ko. Sa sala na kami nagpatuloy ng pag-uusap. Kwento mo nga kung paano nagkakilala ang ama mong hari at ang iyong ina. Tanong ko sa Mahal Kandiwata. Magkatabi kami sa sofan. Nagkagusto ng aking ama sa aking ina nung tulad nung ginawa niyong pagpasok sa Bermuda Triangle. Hindi na malayo ng aking ina na natanggal ang pulang sinulit sa kamay niya. Kaya lumapit ang aking ama sa kanya. Ang hindi niya alam ay isang hari ng mga engkanto ng aking ama. Nagbalat kayo kasi itong tao. Hindi na malayan ng mga kasama ng aking ina na nawawala na pala siya. Siyempre, ang ama ko ang may gawa nun. Sinadya niyang iwala ang aking ina dahil gusto niya rin ito. Kunwari sumaklolo ang aking ama sa aking ina para tulungan matagpuan ang mga kasama nito. Pero isang kapangahasan ang ginawa ni Ama. Dinala niya ito sa kanyang kaharian at pinagsamantalahan. Matapos ang nangyaring yun, ibinalik ni Ama ang aking ina dito sa mundo niyo. Ngunit buntis na ang aking ina. Nung araw na isinilang ako, kinuha ako at
ang aking ina. Ipinadugot kami ni ama sa mga kawal niya. Mula nun, tinanggap ni ina ang maging reyna ng mga engkanto. Ngunit, may balak pala si ina sa aking ama. Pinaniwala niya ang aking ama na minahal niya ito para sa balak niyang pagtaka sa kaharian. Hanggang sa nagtagumpay nga si ina sa pagtaka sa pamamagitan na kunwari siya ang mangangalaga sa nasasakupan naming teritoryo. Nalungkot ang aking ama sa ginawa ng aking ina at tuluyan ng nagalit. Pinahanap niya ang aking ina at ang mas nakakapagpatindi ng galit niya ay nalaman niyang sumama ito sa kanyang dating kasintahan ng lalaki. Tao din yun. Kaya si ama na mismo lumusob sa kinaroroonan ng aking ina at pinaslang ang kasintahan nito at maging ang aking ina. Si ama na nag-alaga sa akin sa mahabang panahon. At lahat na nangyari ay ikirento lang ni ama sa akin dahil minsan ko na rin kasi hinanap ang aking ina. Ngunit nung malaman kong katotohanan at ang buong pangyayari ay nagalit ako sa aking ina. Kaya lahat ng gusto ng aking ama, sinusunod ko na bilang kapalit sa ginawang pagtaksil ng aking ina kay ama. Alam mo kasi mahal kong bana, ang mga engkanto kasi ay kontento lang sa isang mahal nila. Hindi tulad yung tao na madali lang magtaksil. Sa amin kasi sigurado ang pagritual ng pagkakasal. Pag namatay ang kapares namin, hindi na kami muli pang maghanap ng iba. Pero alam mo, kahit may una kang minahal, ayos lang sa akin kasi tao ka. At may dugong tao din ako. Isa pa, kasalanan ko naman to kung bakit napilitan kang ikasal sa akin. Pero saan mong hindi kita pipigilan sa kung saan ka masaya at pipiliin mo. Ikaw pa rin ang sagradong bana ko sa aming mundo. Kaya hayaan mo na lang na ako lang ang magmahal sa'yo. Magkaiba man tayo ng sinasamba at pinanggalingan. Pero may isang bunga na nakapagitna para tayo ipag-ugnay sa isa't isa. Pagkakakwento niya sa akin. Nakatingin kami pareho sa isa't isa at seryoso akong pinapakinggan siya. Marami akong natutunan sa mga sinabi niya tungkol sa pamumuhay nila bilang engkanto, mga lahi at tradisyon. Nagulat ako dahil hinawakan niya ang kamay ko at tumululuwa niya. Mahalaga ka sa akin bilang parte ng buhay ko, ikaw at si baby. Kahit di mo ako mahal, kaya kong tiisin ang katotohanan yun. Ikaw ay bana ko, kahit alam kong una kang mawawala sa mundo na ito, mamahalin pa rin kita bilang paggalang sa aming tradisyon. Matapos niya itong sabihin, ay hinalikan niya ako sa labi. Hindi ko alam bakit hindi man lang ako umilag at inayaan ko na lang siya. To be honest, nag-response ako sa ginawa niya. Siguro nadala lang ako sa mga narinig ko mula sa kanya na ganun pala ako kasagrado bilang kinikilala niyang bana. Matapos ang kwentuhan namin yun, paalis na sana siya nung may inihirit pa siyang sinabi. Salamat kagabi. Narinig ko sinabi mo na mahal mo din ako. Sapat na sa akin yung nangyari, kahit lasing ka. Sabay kindat sa akin ang humingiti palabas ng bahay. Iniwan niya akong natulala sa sinabi niya at pilit inaalala kung sinabi ko ba yun. Wala akong naalala at kinabahan ako na baka may nangyari na naman. My goodness, nakalimutan ko na sana yun eh. Pinaalala pa talaga ang pagkagising ko na kasama siya. Pagkabukas nun, hindi na nagpakita ang maharlikang diwata sa akin. Kahit nasa duty ako, ginugulo ako ng isip ko. Kaya nung magyaya ang mga kasama ko sa trabaho na makipag-inuman daw, eh sumang-ayon ako kaagad. Tatlo kaming lalaki at apat ang babae na nag-inuman kami. Gusto pa nila sa bahay ko daw mag-iinuman, pero di ako pumayag. Kaya sa isang tindahan lang kami nag-iinuman. Halos tumagal ang inuman namin at nagkakasiyahan lahat, biruan, kulitan. Nang bigla na lang ako nakaramdam ng panganib bigla. Hindi maaari ito. Wala akong pangdepensa. Hindi ako preparado at papalapit ng panganib. Kaya tumayo ako at kunwari iihim muna. Pero ang totoo nun, nakikiramdam na ako. Medyo lasing na rin talaga ako pero kinokontrol ko lang. Ayaw mawala sa pakiramdam kong panganib. Sinundan ako ng kasama ko para i-check kung anong ginagawa ko dahil akala nila tumakas na ako sa inuman o kaya nakatulog na. Sinabayan niya akong bumalik sa kinaroroonan naming inuman nang biglang may isang itim na sasakyan na huminto. Nasa tabi lang kasi kami ng kalsada nun. Biglang may bumaba na malaking tao na nakaitim. May limang araw ka na ibalik ang apo ko,
puting lupa. At bumunot ito ng baril sa tagiliran niya. Binaril niya yung kasama ko kasi tinawanan kasi siya nito at sinabihan ng kung ano-ano na naging dahilan para idamay siya. Binaril ito sa may bilikat at binti, kaya tumumba ito. Saksi lahat ng kasama namin sa pangyayari. Nag-iiyakan at nagsisigawan ng mga babae ng tulong. Ako natulala lang sa ginawa ng nakaitim na nasa harap ko. Sa susunod, ikaw nang pupuntiriyain ko, puting tupa. Sabi niya sabay sakay ulit sa itim na sasakyan. Hindi ko alam kung anong klaseng itim na kotse yun. Walang plate number eh. Pero ang alam ko ay kung sino ang umatake na nakaitim base na rin sa sinabi niya. Oo, siya ang itim na haring Engkanto na nagbigay ng ultimatum na araw na makuha ang apo niya. Isinugod namin kagad ang kasama namin sa isang pribadong ospital para maligtas ang buhay. At buti na lang at sabi ng doktor ay ligtas ito dahil naisugod namin kagad sa ospital bago pa maubusan ng dugo. Abangan ulit ang susunod na karugtong nitong kwento. May binabalak ang itim na hari ng mga Engkanto para makuha ang apo niya para sa maitim niyang interes at gamitin sa kasamaan. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.